Hello guys, meron na naman tayong Yamaha SA na charging problem. Ang nangyayari dito mga ibigan ay pag ginagamit mo, pinapatakbo mo, pag nilagyan mo ng throttle ay uugtol-ugtol siya. Bakit ganun? Ganito kasi yung mga ibigan. Yung charging system niya, pag nilagyan mo ng throttle, pagpiga mo ng throttle, humihina yung charging. So hindi niya na nasusuplayan ng tama yung CDI. Kaya hindi siya makaandar ng mabuti. Hindi niya na nasusuplayan ng 12 volts. At nalobat na rin kasi yung kanyang battery. So hindi na siya nagkakarga mabuti. Wala na sa 12 volts yung nilalabas ng rectifier. Lalo na pag piniga mo yung throttle. Kaya yun, hindi na rin siya umiilaw. Mahina yung ilaw niya mga kaibigan. So meron tayong ginagawa dito. Bali, kinakabitan natin ng full wave na rectifier. Meron tayong ginagamit. So, tara, gawin na natin. Samahan nyo ako mga kaibigan. Let's go. Ito yung stock rectifier niya guys. Papalitan na natin yan ng 4 plus 1. Ito yung gagamitin natin mga kaibigan. Rectifier to ng Rusi Macho, LPI brand. Subok na namin to mga ibigan, ito yung lagi namin ginagamit. So ayan, lowbat na yung kanyang battery. Tatanggalin natin yung kanyang negative para matesting natin. So ayan guys, dahil wala tayong jack ay hinugot lang natin yung wire at i-clip lang natin dito sa binalatan natin na wire. Gamit tayo nito. Naikabit na natin mga kaibigan yung ating rectifier. So bakit ito yung ginagamit nating rectifier mga kaibigan? Simple lang kasi mas okay pa to sa stock mga ibigan. Bakit ko nasabi? Kasi marami na tayong nagawang motor at ito lang din yung ginagamit natin at maganda naman yung outcome niya. Wala namang mga customer na bumabalik na nagre-reklamo. So yung mga ganitong rectifier kasi mga kaibigan, yung mga ganitong motor na katulad ng Yamaha SA ay medyo mahirap hanapin yung pyesa niya. Although maraming nabibiling mga aftermarket na tinatawag, pero hindi tayo nagtitiwala doon mga kaibigan kasi marami na kaming experience na bumibili kami ng aftermarket tapos hindi namin napapakinabangan. So ano yung gagawin natin? Siyempre yung napapakinabangan natin yung ikakabit natin. At marami namang nabibiling ganito sa mga kasa, Yamaha Center. Pero mga kaibigan, minsan wala silang stock. Minsan o-order ka at hintayin mo pa kung kailan may available. Mekaniko tayo mga kaibigan. So medyo naghahabol tayo ng oras dahil marami tayong mga ginagawa. So imbis na ubusin natin yung oras natin sa paghihintay ng pyesa, gamitin na lang natin yung abilidad natin para ayun, makagawa tayo ng matapos natin yung ginagawa natin sa mabilisang oras at maganda naman yung pagkagawa mo para makapaggawa tayo ulit ng panibagong motor. So sigurado naman tayo dito sa ating ginagawa mga kaibigan, di naman tayo nang huhula. So yun lang ang sasabi ko. So ayun guys, ganito lang gagawin nyo. Yung dalawang white na yan, yan nyo ikakabit yung kulay yellow saka yung kulay pink. Tapos yung red is to red. At yung black ay ikakabit nyo dun sa green. At okay na mga kaibigan, hindi nyo na ikakabit yung isang nakahiwalay kasi sa ilaw yan. Mayroon naman kasing ilaw to mga kaibigan, battery operated yung ilaw nyan mga kaibigan. So okay lang na hindi nyo ikabit.
Bakit pumwede yung ating full wave na rectifier, mga kaibigan, sa ating motor? Simple lang, mga kaibigan, literal na full wave yung ating motor. Kaya compatible na ilagay yung ating pang Rossi Macho na rectifier. So, yun lang guys. Okay na. Hindi na kailaw. Try mo siya ngayon. Okay na 10,000.